For today's video, ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung pininturahan ni JTI yung harapan ng ating tindahan. Itinim niya siya sa camel. A month ago, nung sinabi niya or pinagpaalam naman niya kung ako'y papayag na pipinturahan nila yung tindahan, kaya lang team ng camel. Kulay yellow and blue. Yellow ba yun o blue? Mas papakita ko sa inyo mamaya yung kulay. Siyempre, sino ba naman ang hindi papayag, di ba? Yung harapan ng tindahan namin, wala namang pintura, palitada lang siya ng wrap, yung medyo magalas pa. Kaya, kumbaga, magkakaroon siya ng muka, tas libre naman, wala naman akong, babayaran. Kaya, pumayag ako, sabi ko, oo, pwede. Kaya lang, sabi nila, pag nalagyan na nila ng ganun, ang hindi mo lang ubrang gawin ay magpalagay ng ibang tarpaulin or banner. Bawal magpalagay ng banner or tarpaulin ng kalaban nila, which is yung PMFTC. Sabi ko naman, is okay lang sa akin dahil unang-una, wala naman akong ahente ng PMFTC. Sila lang ang ahente ko, yung JTI. Kaya okay lang sa akin na hindi palagyan dahil wala naman yung pupuntang ang ahente dito sa akin ng PMFTC. Tapos natungang August 27 yata nila yung pinintirahan ito. Wala kasi kami nung August 27. Nanay ko yung bantay dito kasi kami ay nandoon sa ospital. Na-confine kasi ng 4 days yung anak kong bunso. Hindi ko naman nabilin sa kanya may ganun kasi hindi ko naman din in-expect na nung time na yun matutuloy. Buti naman, ayun, tinanong din niya kung may bayad. Sabi daw wala. Kaya pinapinturahan din niya and pinamerienda na lang daw nila. And tas natapat pa nga na magpipiesa sa amin ng September yung banderitas na ikinabit sa amin is ganun ding kulay. Yung mga customer ko ngayon as nung pagkakabit nila na bumalik na kami, masabi sa amin kaya daw kami nagpapintura kasi magpipiesta. Tapos tingnan mo yung banderitas tsaka yung pintura is magkamuka. Kasi sa ilera namin, dalawa lang kaming pininturahan ng JTI. Magkamukha pa raw kami nung nando sa kabila. Yun. Sabi naman kasi ng JTI, hindi lahat ay lalagyan nila ng pintura. Kumbaga, pinili lang din nila. Kayo, napinturahan din ba yun sa inyo? And papakita ko yung gawa nila, kung ano yung itsura na ngayon ng ating harapan simula anong mapinturahan nila. Pero bago yun, share ko muna yung binili ko sa palengke kanina. Mabenta kasi sa akin to, lalo na yung milk flavor. E wala, siguro mabenta din sa kanila. Naubos yung milk flavor, kaya yung chocolate flavor na lang yung binili ko. O si Choco Cubes. Ito mabenta dito sa akin is, ang pambenta nito is 5 pesos. Ang halaga nito ay 160 pesos. 50 sachet siya. Malaki yung kita dito dahil 50 sachet is 160 pesos. Pag bibilan mo ng 250, di meron kang 90 pesos pag naubos natin ito. Natin yung laman. Kasi ako, inaano ko na ito. Ito yung laman niya. Ayan. Cube-cube lang siyang maliliit na 5 pieces din ang laman sa loob. Kaya 5 pesos ko din itong bentahan. Na-addict dito kahit matanda, lalo na yung white. At kahit ako din, yun yung white na sasarapan ko yun. Ito, hindi masyado. Pero wala na kasi sa ilang white. Siguro mabili talaga to kaya naubos din yung white nila. Kaya bumili ko na itong isa lang dahil hindi ito kasi yung kabilihan ng white. Ito pa yung isang another gummy. Gummy to, pero nakapak na siya pang 5 pesos. And 120 to, is pagbibili natin is 150, meron tayong 30 pesos. Buso ko yung kasama ko namimili, kaya nakita niya si Coco Melon, kaya niya ito kinuha. Pero hindi ko talaga ito kukunin. Pero kinuha ko na rin dahil gusto ng buso ko. Nakita lang niya itong si Coco Melon.
Ayan, di ba nakita nyo yung pagkakapintura niya? Yung hindi siya pulido. Hindi pulido yung pagkakagawa. Tsaka yung pagkakahati niya ng kulay sa gitna is hindi pa nga kakuginandahan yung pagkakahati man lang para maganda-ganda man lang tingnan. Libre lang, kaya siguro ganun. Pero ganun pa man, nagkaroon kahit papano ng kulay. Hati nga lang yung kulay. Pero thank you pa rin dahil yun nga, nagkaroon ng design, which is yung camel. Mabenta naman kasi dito yung camel. Then, kaya lang din, sabi din ng customer ko, kaya lang nila binibili yung camel dahil maganda yung mga promo nila. And yung pakete nila is pinapalitan ng isang kaha kapalit, ay dalawang kaha kapalit ay isang jean. Tapos, o kaya ay isang pancit canton, ay dalawang pancit canton, papalitan mo lang ng isang pakete na pasyo. Kaya daw nila ina-avail yun dahil sa maganda yung promo. Kaya mabenta dito yun na puro kaha-kaha. Madalang na madalang yung tingi. Kaya hindi rin ako nakakuha ng mga promo na yun. Sa kanila lang din pasok yun kasi kaha-kaha sila bumili. Tsaka binibigay namin kung ano yung pinapopromo. Kanila lang yun. Hindi namin yun hinahati. And kayo rin ba napinturahan ng JTI yung inyong tindahan? Ano, okay ba yung pagkakagawa or malinis ba yung pagkakagawa? Sa amin kasi ayan, ganyan yung pagkakagawa. Hindi siya pulido, pero okay na rin. Dahil kung sa ngayon, di pa naman natin yan mapapapinturahan.